So yun po, about ALFEP, landowners being victimized, even not only in the properties and lands that they have, but also in their residences. Talaga pong pinupuntahan na pinag-aaralan po talaga nitong mga grupong to, no, sindikato or communist. Kaya nga kailangan mahuhuli yung mga ganyan para din hindi maakusahan it's either party na hindi naman gumagawa ng ganon, di ba? So yun po napansin ko na halimbawa yung sa Siruma, yung by the beach na property, binili yun ng friend namin na nasa Qatar. Ang narinig ko po ay may mga nag-forcible entry daw. I'm not sure about this. Basta parang narinig ko na nagko-complain man si Tita Lumen na bakit daw may nagpupunta-punta doon. Tama naman po ba kasi, hindi naman sa inyo, bakit nyo pinagpaplanuhan? Bakit nyo iniisipan ng costing-costing ng construction? Sino po kayo, no? Yung normal po kasing tao, eh, hindi makikialam sa property ng may property. Hindi magnanakaw. Sino po kayo? So, against and sa batas. Bakit kayo mag-iisip na maglalagay dyan ng mga struktura na wala namang permission sa owner? Diba? Siguro ang pinakamaganda lang dyan yung maglalagay ng structure doon to give surprise to the owner. Pero ganun din pa rin po, diba? Yung process po kasi, you need to get permission for the building construction. Bakit ganun? Diba? Kasi wag kayo magbigay agrabyo sa mga owners. Napifeel po kasi namin yun eh. Kaya mahirap po na marami kang lupa. Nako, kailangan i-utilize yan, i-guard o ibenta. Kasi kahit po ako, yun po ang na-observe ko, no? Parang ang bigat na dalhin. Sabi ko, bakit kaya ganyan? Lalo na wala ka namang ginagawang masama. Yung simple ka lang, basta may pagkain ka, you have all the basic things. Masaya ka na, di ba yung everyday, wala kang sakit. Everyday, you wake up in the morning na enjoy this life that God has given us here on earth. Dapat ganun lang po yung feelings namin, kagaya din ng mga feelings ng karamihan, di ba? Ang mahirap lang po dito, talaga may mga elements tayo sa society na sa akin lang na assessment, no? Talagang is either communist group or syndicate group or meron din talagang ika-third siguro pang sarili lang na, diba, shenanigan sa tinatawag na pang-aagrabyo naman sa iba. Tingnan nyo po guys, hindi naman po sa pagyayabang ha. Tingnan nyo, diba, I've been also doing human welfare things. Social entrepreneur po yata yung tawag sa amin. Pero so far, hindi ko pa po yan na-experience so much sourcing for projects. May rewards naman po baga. Yun ang napansin ko guys, para naman huwag niyong sabihin na napaka-agrabyado ko naman, di ba? Na I have realized po kasi na baka naman I have given much burden din sa mga nakikinig sa akin, nakakabasa ng mga nasusulat ko. Not to reveal also the good things that God provides me with, you know, from people who are inspired, people who loves me. Bigla naman po, imagine, kabo-volunteer ko po sa radio at, you know, pagsisilbi din sa pamilya namin, sa abot ng aking makakaya, yung mga relatives and buong angkan through my prayers, na hindi ko naman po yan hinihingian ng kapalit or bayad, pero yun po ang ginagawa ko. Pero napansin ko po na maya-maya meron akong mga gamit na hindi ko ma-afford, 'di ba? Yung parang even if I don't have income, no? Mamaya meron akong LV bag, 'di ba? O yesterday may nag-pledge sa akin ng Rolex watch. Hindi ko 'yan ma-imagine. Kasi iniisip ko rin paano kaya to, Lord? May mga nagtutulig sa nga na, "Ha? Queen ka ba or prinsesa? O bakit wala kayong ganito? Bakit ganyan kayo?" 'Di ba? May point naman. So kahapon nga, hindi talaga ako maghihindi with that gift. Ang alam ko pa nga, may additional pa siyang pearl na necklace. So sabi ko, thank you so much. No, pwede naman kasi talaga yan kung mag-a-attend ako ng mga formal occasions, magsisimba, and all those, pwedeng mapaggamitan nun. So yun na lang ang hinihingi ko sa inyo na talagang, please, huwag kayong mag-iingit. No, kagaya niyan sa lupa again, balik tayo sa land grabbing, forcible entries na mga yan, illegal structures. So yun po ang hinaing talaga namin na
feel na feel po namin kung merong nagpapasok dyan. Ano naman ang gusto nyo? Lulusog kami. Makakakommit kami ng crime. Huwag niyong abusuhin yung mga landowners, guys. Huwag niyong abusuhin yung mga tao na hindi nagre-reklamo kahit may mga ginagawa kayong masasama. Diba? Ako nga yung code ko na lang dito, yung na-expose ko talaga yung mga pangalan. Eh, bakit naman? Paano? Anong solusyon? Kasi, mga iha, ihos, ating kuyang, wala naman pong exposition ng ganyan kung wala kayong ginagawang masama. Ako nga na ilagay nga ako sa newsfeed ng Facebook. Hindi ko po sinasabi na completely okay ako. Ano ba kayo, no? Tao ako, no? Yun pa nga nakalagay doon lahat naman pati kasinungalingan. Eh, paano naman, kuya, ating, kung totoo? At lalo na kung ang ginagawa mo ay krimen. Pang-aagrabyado na, na